Para po sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment ay muli nating kakamustahin ang ilan sa mga retirado ng PBA players at ating alamin kung nasaan na sila ngayon at ano na ang mga buhay nila matapos ang kanilang PBA career. Pero kung ngayon ka pa lang dito ay huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-follow na rin ang ating Facebook page para makatanggap ka ng notification kapag may mga bago tayong labas na videos. Una nating kakamustahin ay ang 1989 All-Star MVP at 1993 3-point shootout champion na si Elmer Boy Cabahug. Ang produkto po ng University of the Visayas ay halos isang dekada pong naglaro sa PBA at napabilang pa nga sa mga teams ng Alaska, Pure Foods, Pepsi at Santa Lucia. Matapos magretiro noong 1998 ay pinasok nito ang politika at nahahalal bilang konsehal at board member ng Mandaue City. Bukod po dyan ay halos isang dekada rin itong naging head coach ng kanyang alma mater na UV Green Lancers. Sa ngayon po ay nagbabalik politika ito at tumatakbong vice alcalde sa kanyang bayan ng Cebu. Sunod ay si Peter Naron. Nagmula rin po ito sa eskwelahan ng University of the Visayas. Ang 14th overall pick noong 1994 PBA draft ay naglaro po para sa mga koponan ng Pure Foods at Shell bago nag-decide na lumipat sa karibal na liga ng NBA. Matapos ang kanyang basketball career ay umuwi na ito sa kanyang bayan ng Bohol at nagsilbing tagapangasiwa ng sports program sa bayan ng Tagpilaran. Ang 5'5 na si Virgilio Billy or Haba Haba Abarrientos ay bahagi po ng 3-peat UAAP champion ng University of the East at tiyuhin nga po ito ni The Flying A, Johnny Abarrientos. Naglaro po ito para sa Crispa Redmanizers sa Liga ng Mika at pioneer player pa ng UTEX Weavers sa PBA. Nagretiro po ito noong dekada 70 at nagsilbing warehouse manager para sa kumpanya ng JAC, Paul Alvarez. Ang itinuturing ni Coach Tim Cohn na the most talented player na nahawakan niya ay magdadalawang dekada na rin pong retirado sa paglalaro pero paminsan-minsan ay nakikita pa rin nating sumasali at naglalaro para sa mga PBA Legends Exhibition Games at kitang-kita naman na nasa kondisyon pa rin ang kanyang pangangatawan. Sa ngayon po ay involved ito sa mga gawain ng isang party list na may kinalaman sa sports at sa mga pagtulong sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kamustahin din po natin ang dating import ng Alaska at 1998 Commissioner's Cup Best Import na si Devin Davis. Mahigit 20 years na rin po nang huli itong maglaro sa ating bansa at after nga ng PBA ay naglaro pa ito sa 10 iba't ibang teams sa iba't ibang kontinente. Matapos magretiro ay nagsilbi itong basketball coach at direktor ng player development ng Dayton Flyers. Bukod po dyan ay nagsilbi rin siyang strength at conditioning coach ng Crimson Tide sa Amerika. Ang 1997 PBA Rookie of the Year at isa nga sa mga unang big man na Phil-Am na si Andy Siegel ay naglaro po para sa mga koponan ng Mobiline, Pure Foods at Ginebra bago maagang nagretiro gawa na rin ng kabi-kabilang mga injuries. After po ng kanyang basketball career ay bumalik na ito sa Amerika at sa ngayon nga po ay naninirahan sa Hawaii kung saan may sarili po itong trucking business. Malayo sa mata ng publiko at pribadong namumuhay, kapiling ang kanyang pamilya. Ang huli naman sa ating listahan ay si Eugene Tejada. Ikatlong taon pa lamang niya sa liga nang mangyari nga ang malagim na injury taong 2006 na dahilan upang tuluyan na itong magretiro sa edad lamang na 25. Minabuti na nitong mamalagi sa Amerika at doon na nga magpagaling. Dito na rin po siya tuluyang nanirahan at nagkapamilya. Nito nga lang pong nakaraan ay naglabas pa ito ng libro patungkol sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay, partikular na ang pagbangon niya
mula sa kanyang injury. At kabi-kabilang motivational speaking engagement nga ang kanyang pinagkaabalahan. So sila po ang ilan sa mga retirado ng basketball players na minsan nating pinanood at hinangaan at nararapat lamang na muli nating balikan, kilalanin at kamustahin. Kung meron pala kayong mga dating manlalaro na nais nyo ring kamustahin sa part 8 ng ating segment ay mangyaring i-comment nyo lamang sa baba ng video at akin naman itong bibigyang pansin. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.